Welcome back to Mad Mods PC Modding. It's your boy Mikey. At welcome sa ating Pinoy Water Cooling Guide para sa inyong mga computer. So, malalaman natin dito kung paano mag-uumpisa or paano mag-dive into custom water cooling. Hindi yung liquid all-in-one. Talagang fully customized. So, yung tema ng video medyo taglish kasi hindi naman lahat ng terms pwedeng Tagalogin pagdating sa pagko-computer. So, yun nga. Pero mainly para sa inyo to. Kasi mas madali nating maintindihan kung ganito. Mas komportable rin ako magpaliwanag kung ganito. And, ayun. Para kanino nga ba yung video? Or para kanino nga ba natin ginagawa to? Well, kung matagal mo nang balak mag-water cooling pero hindi mo alam kung paano umpisahan, then stay tuned. Kung nag-research ka na pero nalilito ka pa rin, stay tuned din kasi baka mas maintindihan mo dito. And pwede kang magtanong sa comments or anything, then baka makatulong ako. Okay, so kung wala ka namang balak mag-water cooling pero dumaan sa kung saan man tong video na to at napanood mo, then just stay tuned. Baka may matutunan kang bagong way ng pagpapalamig ng computer mo. And habang nanonood, baka click nyo na rin yung subscribe for more videos in the future. Okay, so umpisahan na natin to. Unang-una, magpasalamat muna tayo sa mga sponsors natin dahil kung wala sila, wala tayong components na gagamitin para sa build. Tsaka din sa water cooling. So, unang-una, EVGA, tsaka Cooler Master, and Team Group, Team Force, para sa mga RAM, tsaka SSD. So, AOC, yan, AOC Agon for the monitors kasi ginamit din siya for testing ng temperatures. So, ayun, salamat sa inyo and let's begin. Yung choice natin for water cooling or custom water cooling is a water cooling kit galing kay Cooler Master. Ito yung Master Liquid Maker 240. Ngayon, bakit liquid cooling kit yung gagamitin natin para sa guide nito? May dalawang rason ako dyan. Dalawa. Una, pre-selected na yung mga parts. So, ibig sabihin nun, lahat sila compatible sa kada isa. Walang maling part na nandun sa loob ng kit. Kaya, ayun nga. Talagang kalmado ka na lahat gagana. Hindi ka, wala kang kaba sa ganun. Pangalawa, since pre-selected nga siya, yung mga materials ng components o water cooling components na nandun sa kit ay walang risk na magkamali ka na mapaghalo mo yung mga metals. Kasi hindi mo pwedeng paghaluin yung copper, limbawa, tsaka aluminum. Dahil pag pinaghalo mo yun, magkakaroon ng reaction, magkakaroon ng corrosion o kung ano pa man, pwedeng masiraan ka ng pump. And mas malala, pwedeng magkaroon ng pressure build up na pwedeng mag-cause ng leak. Ayun. So, yun din yung isa pang advantage, no? Paggamit ng water cooling kit. So, ano nga bang meron dito sa kit na to ng Cooler Master? Meron siyang CPU water block na pwede sa Intel AMD. And then, 240mm radiator made out of copper. And 240mm, tamang-tama para dito sa gagawin natin since processor lang naman yung i-water cool. And meron diyang parang general rule na sa kada 120mm na fan o space ng radiator, ang papalamigin niya na isang component. So since meron tayong 240mm, sapat na yon para palamigin yung processor at may konting allowance pa para sa overclocking o kung sakaling magdadagdag ka ng water cool na part like the video card. Pero hindi natin gagawin ngayon yun, na CPU lang muna. Okay, then meron din siyang dalawang Cooler Master RGB fans para sakto dun sa 240mm na radiator. Then pump and reservoir combo, pump and reservoir combo. Ito yung tangke, pati yung pump na magpapaikot sa tubig. So, kadalasan siguro sa iba, nakikita nyo, magkahiwalay sila. Dito sa kit na to, magkasama na sila.
And advantage nun, tipid sa fittings at saka space. Ayun, rubber hose or yung tinatawag na soft tubing. And kasama dito, advantage din na makukuha mo dyan is gunting lang ang kailangan para putulin. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng heat gun, hindi mo rin kailangan ng maraming fittings para makapunta from point A to point B since kusang lumiliko yung rubber hose. And meron ding 6 na pirasong compression fittings. Eksakto lang kasi kailangan natin ng tigda 2 sa kada water cooling component. And 3 stop plugs para pang seal ng reservoir. Since ayun, ayun yung overview ng laman ng kit from Cooler Master. Buuhin muna natin yung PC na i-water cool natin. Para sa motherboard, meron tayong EVGA Z390 FTW na lalagyan natin ng Core i9-9900K. Ang gagamitin natin para sa bracket ng CPU block since Intel is of course yung Intel bracket. Meron ding backplate para sa Intel, yun din yung gagamitin natin. So, kung nakapag-install ka na dati ng aftermarket na kahit air cooler, malamang familiar ka na sa mga steps. So, yung backplate muna sa likod ng motherboard, lagay ng thermal paste dun sa gitna ng processor. Yung CPU block, tatong mo lang dun. Tapos, i-align mo dun sa mga sa mounting option ng backplate. And that's it. Konting uga-uga and then i-screw mo na. Hand tight lang. Hindi kailangan ng special na tool like pliers or something. Hindi, hand tight lang. Okay, next, pwede na rin natin i-install yung mga RAM. Meron tayong 4 GB Delta DDR4 RGB RAM from ThemeForce. So, sa ganyang lagay, pwede na natin i-install yung motherboard sa loob ng case. Gagamitin natin case is also from EVGA. This is the DG77. It comes in black and white. Ang meron tayo is yung white version. Huwag mong kakalimutan yung backplate, of course. Kasi mahihirapan kang ikabit ulit yan pag marami ng mga tube na nandun sa loob ng PC. Sinakabit na natin yung 240mm na radiator. Pero bago yon, kailangan i-prepare muna natin. Simple lang naman yung pag-prepare ng radiator. Kasi from the factory, meron pa siyang mga konting mga dumi-dumi sa loob. Napaka-konti lang naman. So, ang gagawin mo, kuha ka lang ng pangasalin, lagyan mo ng distilled water, and then lagyan mo lang ng banlawan mo lang, kumbaga, banlawan mo lang. Parang pag naghuhugas ka ng bote, or ng baso, or ng tumbler, parang ganun. Lagyan mo lang ng tubig,
siguro half full lang, and then isil mo o kahit hawakan mo lang ng daliri mo yung butas, and then shake it, and then tapon yung tubig. And then pag nilagay mo siya sa container o kahit sa baso katulad nito, makikita mo may butil-butil na parang mga itim-itim. So galing yan sa pag-manufacture niya, may mga konting dumi lang na ganyan. So siguro kahit mga tatlong ulit, mawala na yan. And yung pag-mount ng radiator, depende siya sa case na gagamitin. And dito sa DG77, isa lang yung option, which is yung front ng case. So dun lang tayo sa front, pwedeng maglagay ng, ang pinakamalaking pwede is 360mm na radiator. Unahin natin yung dalawang fans. Ikabit sa radiator, gamit yung mahabang screws na kasama dito sa kit. So, parang thumb screws lang siya. Hindi mo na rin kailangan ng screwdriver. Ihantay ko na lang din. So, ang configuration is hihigop yung fan mula sa labas ng hangin papasok sa case. So, dadaanan niya muna yung radiator bago pumasok sa case. Yan lang. And then, pag nakabit na yung mga fan, sa kabilang side naman, pwede na nating ikabit doon yung bracket or yung holder ng pump rest. Pag sinabi kong rest, ayun yung reservoir. Mahaba kasi yung reservoir. Pero pag sinabi kong rest, ayun yun. Yung tanke, kasama yung pump. Sa case na to, since combo sila. Okay? So, ayun niya. Ikakabit na natin yung bracket ng pump press combo. Mounting hole na meron tong bracket na to is compatible sa 120mm na fan. So kakabit natin siya din sa kabilang side since nandun na sa kabila yung mga fans, and kailangan itong part na to is nakatapat or malapit dun sa motherboard. Okay? And then ayun lang, gamitin mo lang yung maliit na screws. And then pwede mo nang i-position yung pump press combo. Pinaka-ideal is sa bandang gitna para hindi ka mahirapang i-access yung top part o yung upper part ng pump press combo. And then again, gamit ka lang ulit ng mahabang screws na kasama dito sa kit para malock siya. And ayan na yung radiator. Pwede na siya i-mount dun sa harap ng case. So, para ka lang din magma-mount ng mga fan pag nagma-mount ka ng radiator kasi yung mounting holes nila parehas lang. Okay, so since nandito na tayo sa part na to, malapit na tayo magkabit ng tube or ng mga tubo. Pero, bago natin gawin yun, i-test muna natin kung mag-boot yung PC. Kung makakarating tayo sa BIOS. Kasi pag marami ng mga tubo-tubo dun, tapos tsaka mo palang iti-testing, okay, pag may tubig na, tsaka mo palang iti-testing, mahihirapan ka magkalikot kung halimbawa papalitan yung RAM or kailangan palang tanggalin ulit yung motherboard dun sa case, then magkakaroon ng problema. Now, ito yung compression fitting na compatible dito sa size ng rubber hose na to. Tandaan nyo, mayroon ding iba-ibang sizes, pero hindi na natin poproblemahin yun sa installation na to since it's part of a kit and sigurado tayong magkakasya yan. Ngayon, merong dalawang parts dito sa compression fittings. Una is yung collar. Matatanggal mo siya. And then, pag natanggal yung collar, makikita mo yung parang pinaka main body niya. Kumbaga, kung saan nandun yung barb. Yung barb na yan, dyan kumakapit yung rubber hose. So, pag naisuksok mo na or pag nakabit mo na yung rubber hose dyan, ilalock mo siya gamit yung collar. That way, hindi na siya kakalas. Hindi yan pupunta kung saan-saan. Talagang stay put na lang yung rubber hose dyan. Okay? So, balik tayo sa loob ng case kung saan naka-install na yung motherboard pati yung mga water cooling parts. So, sa kada part yan, may tagda dalawang butas. Sa CP water block, may dalawang butas. Sa radiator, may dalawang butas. Tapos, dun sa may pump press combo, meron ding dalawang butas. So, eksakto yung anim na fittings natin. Bakit dalawa yung butas? Kasi, yung isa dyan,
magiging in or doon papasok yung tubig, yung isa naman out. So depende sa pagkaka-route mo ng tubing, ayun yung magiging configuration niya. So itong part ng fitting, ng compression fitting na merong thread, yung ikakabit na natin doon sa water block, sa radiator, pati sa pump press combo. Ang sukat nga pala ng mga thread na yan is G1/4, which is universal to all water cooling parts. Yung plano naman para dun sa loop na tinatawag, lalagyan natin ng tubig dyan, mapupuno yan. Pag inon natin yung power supply, lalabas yung tubig dun sa pump press combo, papunta sa CPU, iikot dun, lalabas ng CPU, papasok dun sa radiator, iikot sa radiator, lalabas sa radiator, papasok ulit dun sa pump press combo, then uulit-ulit na lang siya. Kaya siya tinatawag na custom loop. Ikabit na natin siya dun sa pump. So, dyan tayo unang magkakabit ng fitting. Ayan yung out ng pump. So, parehas ng pinakita ko kanina, tulak mo yung tubing and make sure na sagad siya. And pag nakapwesto na ng maayos, ilock mo na siya ng collar. Ang kabilang dulo naman, papunta sa CPU block, ganun din ang gagawin. And then, palabas naman ng CPU block, papuntang radiator. Dito, kailangan natin putulan yung tube kasi medyo mahaba siya. So, gaya ng sabi ko kanina, pinakamadali ito i-set up kasi gunting lang, laban na. So, kung papansin nyo, nakabaklas ulit yung mga cables na nakakabit sa motherboard. Kasi pupunta na tayo sa process na kung tawagin ay leak testing. So dito na tayo magte-test for leaks. Ngayon, ang pinaka-safe na paraan niya is yun, alisin mo muna lahat ng cables dun sa motherboard. Ang ikakabit lang natin is yung pump press combo. Para pag jinumper yung power supply or pag jinump start mo, yung pump press combo lang yung aandar. Now, just in case na sana naman ay wala, magkaroon ng leak at matuluan yung video card mo o yung motherboard mo, hindi siya masisira kasi walang kuryente na dumadaan sa kanya. So, ang kailangan mo lang i-secure is yung power supply na hindi siya matutuluan, lalo na pagka yung power supply mo naka harap sa taas yung butas, yung mga ganong nag-i-install ng power supply. So, ingatan mo lang din yon. Kailangan takpan mo yung part na yon. Jumpstart natin yung power supply. Paano ba gawin yun? Kadalasan, sa mga high-end na power supply, meron silang kasamang ganito. Yung PSU jumper. So, ikakabit mo lang yun dun sa 24-pin ng power supply. And then, pag pinindot mo yung power button ng power supply, under na siya. Under yung pump. And mag-uumpisa nang umikot yung tubig. Pero, just in case na walang ganyan yung power supply mo, baka meron ka nito twist tie. Dalasan ginagamit pang cable management. Binalatan ko lang yung dalawang dulo. And then, kung halimbawa, ayun niya, yung maraming kulay yung power supply mo, yung isang dulo ng wire, ikakabit mo lang, ipasok mo dun sa green na cable. Tapos yung kabila, kahit sa ang black na cable. So, ayan, katulad niya nandyan sa picture. And then, kung halimbawa naman, yung power supply mo is all black yung cables, iharap mo sa'yo yung 24-pin. Kailangan yung lock o yung clip ng 24-pin is nasa ibabaw. Ngayon, yung unang hilera o yung top layer, mula sa kaliwa, bilang ka ng tatlo. 1, 2, 3. Pasok mo dun yung unang dulo ng wire. And then, yung pangalawang dulo dun sa pang-apat. And, yan, naka-ready na yung power supply mo for leak testing. Tapos, maglalagay tayo ng mga tissue, syempre, para kung sakasakali lang na tumulo, alimbawa, from the CPU water block, tumulo siya papunta dun sa video card, o ayun yung may possibility na ganun kung may mangyayari ng leak. So, abangan mo na ng tissue dun sa ilalim, at least, safety measure
or at least hindi ka na magkakalat ng tubig kung saan saan. Kasi kung mag-leak man yan, walang makasaksak dun sa power supply. Kung may mabasa, papatuyuin mo lang and wala kang dapat ikatakot. Yun. So since nakaset na yung power supply, pwede na tayo mag-fill ng loop. And ang kailangan lang natin is distilled water at saka itong fill bottle, which is gagamitin nating pansalin ng distilled water. Kung wala ka nito, pwedeng yung malaking syringe, yung ginagamit pang gawa ng tosino, may hose pa yun, di ba? And o kaya yung pansalin ng ketchup, basta magkakasya sa dun sa clearance ng case mo, pwede na yun. Pwede na yung mga yun. And yun nga, salin mo lang yung tubig dun sa fill bottle, then punuin mo lang yung rest. Sa mapuno, i-on mo na yung power supply. In-on mo yung power supply, so hihigupin na ng pump yung tubig at iikot siya dun sa loop na ginawa natin. And then, mapapansin mo, mababawasan ko konti yung tubig dun sa res. Kailangan mo siya ulit patayin. And then, refill. Lagyan mo ulit kasi hindi pwedeng matuyuan yung res. Pag natuyo yan or pag naubusan nyo ng tubig, pwedeng masunog yung pump, or kung pinaandar mo siya na matagal nang walang tubig, masisira yung pump. So huwag nyo gagawin yun. Yan na. So ang next part, pag okay na yung water level, pwede mo na siyang pabayaan ng ganyan. Ako kadalasan mga 24 hours o siya ang pinapaandar ng ganyan lang. Sa ganun, mawawala rin yung air bubbles na nandun sa mga tube, sa res, sa loob ng water block or sa loob ng radiator. Matutulak yung lahat papunta dun sa res. And then eventually, mawawala na lang siya pag tuloy-tuloy mong pinaanda. Well, depende naman yan eh. Kung mabilis na wala yung bubbles and wala namang leak, confident ka na wala nang leak kahit saan, and pwede mo nang itigil yung leak testing at mag-cable management ka na. Kabit mo na yung 24 pin, CPU pin, at saka yung sa VGA as usual. And pwede mo nang umpisang gamitin yung PC mo. So para sure na gumagana nga yung cooling system, para sa quick test, gumamit lang ako ng Intel XTU. And sa 100% CPU usage, 4.69 GHz, ang temp na nakukuha natin is naglalaro sa
salamat sa uulitin. Peace.